Isang magandang araw, bayang Taguig. Nandito po akong muli si Pastor Ador Corpuz para sa isa na namang segment ng Source of Strength. At sa segment na ito, nais ko pong talakayin kung bakit mahalaga na marinig natin, mabasa at mapagbulayan ang salita ng Diyos. Na siya namang isa sa dahilan kung bakit meron po tayong programang ganito, no? Why is it important for us to listen, to hear, to read, and meditate the Word of God? Dalawang talata po ang nais ko pong iwan sa inyo ngayong umaga. Ang una po ay sa Joshua chapter 1, verse 8. At ang ikalawa ay sa John chapter 8, verses 31 and 32. Ulitin ko po, ano? Ang una pong talata ay sa Joshua chapter 1, verse 8. Ganito po ang ating mababasa. Huwag mong kaliligtang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po ay direktang sinabi ng Panginoon kay Joshua na siyang pumalik kay Moses. Moses by this time is dead and Joshua has to take the lead. He is going to bring the nation of Israel into the promised land. Of course, alam po natin na wala namang military training. Ito pong si Joshua. Siya po yung laging kasakasama ni Moises. Pero wala naman po siyang paghahandang nagawa in as far as pakikipaglaban o gera ang pag-uusapan. Ano? Ang sabi lamang sa kanya ng Panginoon ay ganito, huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Isa pong layunin kung bakit napakahalagang pinagbubulayan ng salita ng Diyos ay upang matupad o magawa natin o masunod natin ang sinasabi ng Panginoon. At karugtong punong talata ay ganito, sa ganoon magiging matagumpay at masagana ang iyong pamumuhay. So yung pagbubulay ng salita ng Diyos ay magre-resulta dun sa pagsunod kapag binubulay natin, binabasa, naririnig at sinusunod ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang resulta? Magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Ang ganda, di po ba? Lahat po tayo, isa lang ang ating pangarap eh. Maging matagumpay at masagana ang ating buhay. At ang isa pong formula na binigay ng Panginoon na siyang kanyang ibinigay din kay Joshua na pwede po nating sundan ay yung pagbulayan ang salita ng Diyos, meaning lagi nating babasahin, no, nanamnamin natin, uunawain natin kung anong nais ng Panginoon at pagkatapos sundin po natin kung ano ang nakasaad at ano ang resulta. Yung pong minimithi nating kasaganaan at katagumpayan ay ating mararanasan. So, in order for us to make our way prosperous and successful, it is important for us to meditate the Word of God. Ikalawa, sa John chapter 8, verses 31 and 32, Jesus was talking to His disciples. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga lagad, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya. Ito ang sabi sa verse 31. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa Ingles ang nakalagay kasi ay ganito, if you continue to abide in my word, you will be my disciples indeed. And you will know the truth and the truth will set you free. Wala po sa ating nagnanais na mabuhay sa kasinungalingan. Usong-uso po ang fake news. Kaya napakahalaga pong maintindihan po natin ang truth
kapag naintindihan po natin yung katotohanan, we will know how to properly respond. Kapag tayo po ay nagpunta sa doktor, gusto nating malaman ano ang tunay na kalagayan ng atin pong kalusugan. Upang sa ganon, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin. To properly respond. Kinakailangang malaman natin ang katotohanan. May gera ngayon. Gina-atake ng Ukraine, ng Russia, ang Ukraine. Ano ba talaga totoo? Sino ba talaga ang nauna? May nuclear warheads na ililagay dito, inilalagay. What is really the truth? Election po. Gusto natin ding malaman, siyempre, ano ang katotohanan tungkol sa mga taong tumatakbong ito. Sa ating mga karelasyon, hindi po ba? Gusto nating malaman, ano ba talaga ang totoo? So, napaka-importante. At ganun din po, ang sabi ng Panginoong Jesus, no? Kapag nagpatuloy tayo sa pagsunod sa kanyang mga turo, magiging tunay niya tayong mga alagad, malalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ano po ang ibig sabihin niyan? Napakasarap, di ba, na mamuhay tayo na malaya at hindi tayo nakakulong sa anumang kasinungalingan. Kasi ang kabaliktaran ng katotohanan ay kasinungalingan. Kaya lahat po tayo nais natin na mabuhay doon sa katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, that word is related to honesty, fairness, no? Free from deceit, sincere, at yan po ang gusto natin. Alam nyo, kapag tayo po ay nagbulay ng salita ng Diyos, nagbasa, narinig natin ang salita ng Diyos, matutuklasan nga po natin ang katotohanan tungkol sa ating buhay. At kapag nalaman natin yan, at natuto po tayong tumugon ng tama, makakasumpong tayo ng kalayaan. Magandang umaga po sa ating lahat, naway napagpala tayo sa dalawang talatang ito na aking ibinahagi. Pagpalain po tayo ng Panginoon.